Tapos doon po sa mga excited, alamin po natin kailan na kaya mag-i-start yung kanilang pabahay. Kaya si Kuya Will po ay biyudo na. Ibig sabihin, available po siya. Dahil iba po kasi yung alaga ng anak at saka alaga ng sweetheart. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang na muling bumabati sa inyo ng magandang-magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, saan panigman po kayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Magbibigay lang po tayo ng update patungkol po doon sa pabahay kina Kuya Will at saka kay Lorenz. Dahil marami po nagko-comment doon po sa ating mga latest vlog, sinasabi nila na dapat daw tulungan sina Kuya Will at saka si Lorenz. Kaya sa pagkakataon pong ito, pag-uusapan po natin ano na nga ba yung update nung pabahay ni Kuya Will at saka ni Lorenz. Saan na nga ba itatayo yung bahay? Doon nga ba sa farm o kaya doon pa rin sa lugar nila? Tapos yung patungkol naman sa budget, sapat na po kaya yung budget para sa kanilang pabahay? Tapos bukod dyan, pag-usapan natin yung advantages at saka disadvantages kung sakasakaling sa farm o kaya doon sa lugar ni Kuya Will itatayo yung bahay. Tapos doon po sa mga excited, alamin po natin kailan na kaya mag-i-start yung kanilang pabahay. Pero bago po yon, magpapaalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag mo natin kalimutang i-subscribe, tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video posts. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dalawin niyo po ang kanyang official YouTube channel po, July Paunil. Yun, nakasuportahan niyo ang channel ni July Paunil. Tapos pakisubscribe din po si na Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlogs, at saka si Japper Sniper. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung pabahay po kina Kuya Will at saka kay Lorenz. Dahil nga nung nakaraan, dun sa mga latest vlog po natin, marami po mga nagko-comment. Sinasabi po nila, ang marapat daw tulungan ay sina Lorenz at saka si Kuya Will. Siguro yung iba po siguro hindi masyadong updated na yung grupo po natin, yung Koos, ay isa po sa tumulong para po dun sa pabahay nila. Kaya syempre, ako'y nagpapasalamat sa aking mga saman sa Koos. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong po sa programa po ni na Kuya Val at saka ni Kalinga Prab. Ngayon, pag-usapan na po natin yung update po doon sa pabahay. Una, saan na nga ba itatayo yung bahay ni Kuya Will? Bagamat doon po sa vlog ni Kalinga Prab nung isang araw, nabanggit po ni Kuya Will na mas gusto niya doon sa lugar niya. At syempre, siya po ang masusunod. Dahil sabi nga ni Kalinga Prab, kung saan daw gusto ni Kuya Will, doon sa papatayuan ng bahay. Pero meron po tayong good news. Base po doon sa update ni Bobby TV 143, nakahanap na po sila ng lote na po pwede pong pagtayuan ng bahay. Tapos yung location na yon, malapit lang po sa school. At saka yun po ay legal dahil dadaan po sila sa parang homeowner association, yung Hinipawan Housing Association. At yun po ay under ng New Life Realty Management Corporation. So ibig sabihin, legal po yung pagdira doon sa lugar na yon ni na Kuya Will at saka ni Lorenz. So good news po yan mga katugang mga kalingap. Ngayon, pag-usapan natin sandali yung advantages at saka disadvantages kung sakasakaling sa farm siya titira o kaya naman dito sa lugar ni Kuya Will or malapit sa lugar ni Kuya Will. Bagamat nung una, kung tayo po ang tatanungin, parang mas gusto po natin doon sa farm sila tumira dahil marami pong advantages. Una, syempre yung lugar ay pag-aari ng kalingap. Tapos pangalawa, parang secure po sila doon sa lugar. Hindi na po nila masyadong kailangang maghabol sa pag-uuling para lang merong makain. Dahil syempre, yung ayuda po niyan ay tuloy-tuloy at saka madaling matulungan dahil doon mismo sila sa farm. Kaso nga lang, ang parang disadvantages naman sa part ni Kuya Will, syempre mag-a-adjust po siya. Dahil panibagong kapitbahay, panibagong lugar, so mahirap po sa kanya yon. Baka yung pagtulog niya, medyo maapektuhan. Yung mga ganyan po kasing bulag, matalas po ang pakiramdam niyan. Kahit po yung mga dumadaan, yung boses noon halos kabisado niya. Kaya syempre kapag nawala na yon, maninibago po yung tao. Tapos bukod dyan, baka sakaling maglakad-lakad siya doon sa farm at makarating siya doon kay Kuya Ruel, baka si Kuya Ruel makapa niya, ay ayaw pa naman noon ang naiistorbo. Joke lang naman po mga katugang mga kalingap. Ngayon, puntahan naman po natin yung advantages kung sakasakaling doon mismo sa lugar ni Kuya Will, itatayo yung bahay. Una, syempre gamay niya po yon, kabisado niya. Pati yung mga distansya ng puno, yung mga daanan, yung sapa, alam niya po yun. Hindi na po siya mag-a-adjust. Tapos pangalawa, nandun din po yung kanyang mga kamag-anak sa lugar na yon. So malaking tulong po sa kanya yon. Dahil anytime na meron siyang kailangan, malapit lang po yung kanyang kamag-anak. Tapos pangatlo, yung kanyang mga anak, kabisado na rin po yung lugar.
Kumbaga hindi na rin po mag-a-adjust. Alam nila kung saan maglalaro, saan babalik. Madali na po sa kanila yon. Tapos pang-apat, ito po yung pinakamahalaga na dapat nating i-consider. Dahil yung final location po ng pagtatayuan ng bahay ay malapit lang po sa school. So hindi na po mahirap ang mag-aral si Lawrence. Kumbaga walking distance lang, makakarating na po siya sa eskwelahan. At saka alam naman po natin mga kadugamang Kalingap, di ba po doon sa vlog ni Kalingap Rab nung nakaraan, isa sa priority po ni Kuya Will yung pag-aaral ni Lawrence. Pakinggan po natin. Yung gusto mong isukli sa anak mo na si Lawrence? Ay, yun nga, mapaaral nga para yun na siya maging... Gusto mo mapaaral si Lawrence? Oo. Oo, importante yun eh. Oo, at yun naman lang ang... Kasi kapag di siya nakapag-aral, habang buhay kayong ganito, mag-uuling. Ano tay, saka bata ka pa, kapag nakapagtapos si Lawrence, buhay ka pa nun. Oo. Tutulungan, alay mo, paggawan ka pa ng mansyon. Yeah. Oo. Eh, salamat sa iyo. Salamat sa inyo, Rob. Talagang naunawaan mo, Rob. So, ayun po mga katugang mga Kalingap. Siguro sapat na yun para ma-realize po natin kung saan ba dapat. At saka huwag tayo mag-alala kasi final na po yung location. At yun po ang gusto ni Kuya Will. Ito po, pakinggan po natin. Kung saan nyo po gustong mapatayuan ng bahay, tutuloy pa rin po namin ang pagtulong sa inyo. Salamat po. Maraming salamat. Siya po ka dyan saan ang gusto ko saan. Dyan saan. Dito nga, dyan saan. Baray. Dito na lang po sa barangay nyo? Oo. Dito sana talaga ang gusto ko at gamay nga ang mga daanan. Medyo may tabing dagat na. May tabing dagat tsaka may yung mga lalakaran yung ay kabisa na. Ah, gamay. Okay. So, sa bagay, kasi si Kuya Will, matagal na po siya dito. Dito na po siya lumaki, eh, kumbaga lumaki po siya na bulag. So, kabisa na po niya. Kaya kung ililipat nga po namin, mahirapan naman po siya. So ayun po mga katugang mga Kalingap. So ibig sabihin, yung location po ng bahay ay okay na. At okay na rin po kay Kuya Will. Ngayon ang sunod na tanong, okay na po ba yung budget? Siyempre medyo okay na. Dahil sa pagiging mabait ni na Kuya Will, karapat dapat tulungan, marami pong tumulong. Doon po sa huling vlog ni Kalingap Rab, nabanggit niya po roon na marami pang tumulong bukod sa koos. So siguro more or less, baka nasa 100,000 budget na po yan or mahigit pa. Abang na lang po tayo sa update po ni Kalingap Rab. Pero sigurado tayo, marami pong tutulong dyan. Dahil nga maraming naantig ang puso nung napanood po nila yung kwento ng buhay ni na Kuya Will at saka ni Lawrence. Ngayon ang sunod na tanong, kailan kaya mag-i-start? Huwag po kayo mag-alala. Dahil uumpisan po ka agad yan. Baka bukas, sa makalawa, o ngayong linggo, maumpisan na po yan. Dahil inaapura din po yan ni na Kalingap Rab, ni na Bobby TV 143 at saka yung kanyang asawa. Dahil nga po tumutulong po sila. Lalo na po doon sa paglalakad ng papel para doon po sa titrikan ng bahay. Shoutout nga pala kay Bobby TV 143. Okay yan, siya po ang nakahanap dyan kay Lawrence at saka kay Kuya Will. At saka siyempre nabanggit niya sa kanya mga live stream na full support siya dito sa mag-ama na to. Lalo't ngayon na nag-trending yan, maraming sumusuporta, so asahan natin na lagi po silang magbibigay po ng update. Baka nga dumating ang panahon, si Lawrence ay maipasyal din nila. O kaya naman katabi niya na nagsashoutout na sa atin. So abangan natin yun. Si Bobby TV 143 pa? Joke lang po. So ayun po mga katugang mga Kalingap. Tapos siya nga pala, si Lawrence sa ngayon ay kasama na rin po yung isang kapatid niya pa. Kaya kahit pa paano, meron na po siyang kalaro. Bagamat siyempre, kapag inobserbahan po natin, parang nakakaawa naman yung magkapatid. Parang mababaw lang yung kaligayahan, naglalaro-laro, merong konting pagkain, parang masaya na po sila. Tapos doon naman sa mga nagtatanong, nasaan naman po kaya yung asawa ni Kuya Will? Sa inyo pong kaalaman, base po doon sa mga nakaraang vlog ni na Kalingap Rab, ni na Bobby TV 143, nabanggit po doon na yung kanya palang asawa ay namatay na. Parang naglaba daw po yata doon sa may ilog o sa may sapa, tapos mag-isa lang. Tapos mayroon pa palang sakit, epilepsy po yata. So ayun po, namatay po yung kanyang asawa. Kaya si Kuya Will po ay biyudo na. Ibig sabihin, available po siya. Alam niyo po kasi mga katugang mga Kalingap, minsan naiisip ko, si Kuya Will po ay bata pa po. Ibig sabihin, kung sakasakaling meron siya magiging partner, malaking tulong po sa kanya. Dahil iba po kasi yung alaga ng anak at saka alaga ng sweetheart. Malay natin, ihanap ni Bobby TV 143 yan ng makakapartner. Di ba po pwede naman po mga katugang mga Kalingap? Dahil alam naman po natin sa panahon ngayon, minsan kapag taglamig,
mas maganda meron tayong kayakap. Joke lang po mga Tuga mga Kalingap, medyo naisip lang po natin. Pero kung sakasakali po magkakatotoo yan, trending po yan mga Tuga mga Kalingap. So yun lang po muna siguro. Siguro sapat na po yung update po natin sa ngayon. Doon po sa community natin, yung mga supporters natin na nagtatanong, iyan po ang latest update. Sa madaling panahon, uumpisahan na po yan. Baka end of May, matapos na po yan, o kaya naman first week ng June. Dahil meron naman pong budget, mabilis pong gawin yan. So yun lang po muna ang ating update sa ngayon. Kaya pansamantala, magpapaalam na po muna si Kuya July. Pero bago tayo tuloy magtapos, meron lang po tayong isa shoutout. Maraming salamat po sa inyo. Tapos gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga viewers, yung walang sawang nagsishare po ng ating mga vlog, mga nanonood po. Maraming salamat po sa inyo. Ganun na rin po sa ating mga kasamang YouTubers, yung mga sumisilip din sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Tapos congratulations doon sa mga kasama natin sa Kalingap na malapit nang maabot yung 100,000 subscribers. Marami na po ang naka-line up dyan. Nandyan po si RB Max Vlogs at saka si Lorny TV. At marami pa pong iba. Abangan na lang po natin. Congratulations po sa inyo in advance. Muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang. Napansamantala nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye! Dahil iba po kasi yung alaga ng anak at saka alaga ng sweetheart. Ha? Nang sweet. So abangan natin yun. Si Bobby TV 143 ba?